Right, dito na tayo sa mga ilaw, no? So, tapos na tayo sa box. So, ito yung sa ilaw na pipe, no? Ito yung sa ilaw na junction box. Ayan yung kasama niya. So, itong ilaw na to, itong return na to, pumasok dito. Ayan na siya. At ito naman, kailangan may kadugtong dito. Kasi itong box na to at box na to, ilaw at ilaw, sabay itong ilaw. Itong box na to, yun, sabay sila. So, unang gang ito. Pangalawang gang, tatlong gang nandito, pumasok na doon. Pupunta na sa next box na naman. Yan naman yung wire niya. So, hiwalay na natin yan para pangatlo, para papunta sa 3 gang. So, ito ang nangyari. Sa 2 gang at 3 gang, tama nga, 2 gang at 3 gang, wala tayo splicing na mga return. Itong lang 1 gang mayroon tayo splicing kasi mayroon kasabay pang ilaw dito. At mag-i-splice tayo ng isa pang buhay dito. So magiging 4 to. Kukuha tayo ng butas sa dito at lagay tayo ng flexible hose. Tapos dalawang wire. Yung isa i-splice dito, isa i-splice dito. Silang 4 mag-i-splice dito. Ito kasi yung buhay ito. Ito buhay ito. 110 volts to. So ito yung sa ilaw. Ito yung pangalawang ilaw at pangatlong ilaw magsusupply dito. So ito ang mag-splicing at ito lang. So ang sa ating second return at third return, walang splicing. So maliit lang yung splicing na mangyayari. Isang splicing dito, isang splicing dito. So dalawang splicing, dalawang taping lang. So ganun yung mangyayari. Right, dito naman tayo ngayon. Nag-wiring naman tayo ulit sa ikatlong room. Sa ikatlong room, no, makikita nyo dito na masyado na tayong nag-iisa. Tayo lang nagtatrabaho. Pero ganito, ang tips to remember sa ikatlong room, dahil meron tayong ilaw dun sa storage, kailangan magkaroon ng buhay yun, di ba? So, nung mga second room na yun, hindi natin nilagyan ng ganito. Kasi, ang dulo, meron namang mga humra na papunta. So, ito, wala nang humra na papunta dun. Mayroong home run papunta doon, isa lang. Hindi katulad ng galing diyan, papunta dito, dalawang home run. Ito isa lang. Itong isa na to at itong isa na to. Kailangan itong dua, puti at yellow ibuhay yan. Papunta yan doon. Pero yung isa ay naano sa ating punta na nang ayan oh. Yan yung isa. Papunta siya sa line 1. Yung line to, papunta siya sa switch. So, yung kukunin natin dito ay yung line to. So, line to, dahil meron na tayong line 1. Yung kulay white, papunta na sa line 1. So, yung line to na lang, papunta sa switch. Dito natin ikukuha yan. Yung yellow. Para magkaroon ng buhay. Ang sa storage na yun. Ganun yung tips dito. At tips to remember, no? Sa 7 gang natin. Yan o, 4 gang at saka 3 gang, 7 gang. Pero mangyayari yan, 3 gang, 2 gang, 2 gang na switch. Tingnan nyo naman lang yung splicing na nangyayari. Ang ating mga umran lamang. So itong yellow na to, tandaan, ito ay sa fan. Itong black na to, galing din dito, ay sa ating ilaw. Yan. Tandaan palagi na kung ang circuit sa second room ay yung black ay yung ilaw, itong black ay ilaw, ulitin ko. Pagdating sa third room, yung black, ilaw pa rin natin ilalagay. So nakikita nyo, yung black ginamit natin sa ilaw. Ilaw kasi dito. Ang nandun rin sa unang box, ilaw din yun. Kulay black din nakatap sa circuit. Dalawang circuit ito eh. Yung yellow at black. So kinuha natin yung yellow sa fan, yung black sa ilaw. Kayo na bahala kung anong gagawin nyo sa pag-wiring nyo. Basta ang sa akin lang, kung lighting dyan ang i-block, lighting din dito i-block. Huwag nyong gawin ditong ang lighting ilalagay sa circuit ng fan. Kasi pag si unang circuit breaker, pag off ng ilaw, may iilaw pa dito kasi nalagay ito sa fan eh. Dapat ilaw lahat, ma-off siya. Pag fan lahat. So, nasisigregate na siya, nakakapaghati na talaga siya ng circuit ito, individual. Right, bakit maraming wire sa junction box na yan? Tatlong PVC lang naman. Isang switch, ilaw dyan at ilaw dito. Kasi, itong sa baba niya, may three-way dyan at isang single gang. Ang single gang, kinokontrol dito, yung mga hallway. Yung ating three-way, kinokontrol yung hagdanan. May switch din sa gilid. Ito ang nangyari.
Ito yung ating 013 Traveler, dalawang yellow, common ang color black. Ito rin yung return sa ilaw sa hallway. So magja-jumper na lang tayo sa switch dito sa common black para mabuhay itong ating return. Ito naman, ito yung home run, itong kulay black. Home run, ito yung ilaw. Ayan ang kulay blue, andyan. So ito yung kulay yellow. Itong tatlong to, ito ay yung dito sa hallway. Kaya tatlo to kasi may binigay akong isa, dalawang buhay doon, line 1 at line 2, kung dalawang common. Parang buhay yung, kasi doon kung kumukuha sa dulo, may sinusupplyan ako doon na para mabuhay din siya. Kung dalawang wire lang ipapatakbo ko, hindi mabubuhay yun. Kaya tatlo binigay ko para isang return at dalawang common para may makukuha na ng supply doon. At ito namang nandito, ito yung 3-way sa baba. Itong tatlong to. Common yung blue, dalawang yellow yung traveler. Nandun sa baba yan. So kaya marami siya. So i-splice na natin at tipping na rin. Tara! Dito naman tayo sa connection. Tips to remember. Sa connection, sa hallway, meron ako nilagay na dalawang wire na kulay yellow, dalawang common, line 1 at line 2. Para mabuhay natin yung hallway. At the same time, mabuhay yun na sa dulo. May pahapol kasi doon. Kaya may dapat mayroon buhay doon dalawa para mapagpa natin na supply. Itong ginawa ko. Yung aking may tagging na isa, yan. Ito nilagay ko sa line 2. So lahat ng ilaw nasa line 2. Yan ha. So ibig sabihin, kapag dito sa switch niya, kailangan lahat naman ng switch nasa line 1. So ayan, yung itim ko yung buhay ha, line 1, line 2. So line 1 na. Ngayon naman yung traveler niya, yung traveler, pinunta ko dito yung traveler. Ayan yung black ko. Nakakonect siya sa white. So ito yun. Yung return pala. So return sa lahat ng hallway. So ito naman yung sa 3-way. Kapag sa 3-way naman, magkukuha lang tayo ng common dito, no? Sa kulay black. Na-splice na natin sa line 1. So dapat yung isang 3-way sa baba, punta sa ilaw, yan, no? Ito yung 3-way na baba, kulay blue. So pinunta natin sa ilaw. At yung isa namang ilaw ay nasa line 2. So line 1 na yung ating 3-way, line 2 yung ilaw. At ito yung ating return. Sa 0 sa switch sa 3-way sa baba. So ang mga traveler, ayan, kahit magkabaliktad, 1 at 3, 1 at 3. So 1, 3, 1-1-3-3-3-3-1-1. Ganun lamang. So ganun yung ating tips to remember sa pagko-connection. Lagi tandaan, bawal magdugtong.